At dahil nga patok ito at napapanahon, naisipan ko na mamuhunan din sa mga items na to na idadagdag ko ngayon sa pagkakakitaan ko dito sa aking sari-sari store. Hi mga kabadang, for today's video, isishare ko sa inyo yung mga dagdag pagkakakitaan na pwede nating itinda sa ating sari-sari store. So bago yon, mag-time check muna tayo. At ang oras ngayon ay 8:30 PM ng March 15, 2021. So Monday ngayon at sabay-sabay dineliver yung mga orders ko. So ipapakita ko nga sila lahat sa inyo. At ipapaliwanag ko din sa inyo kung paano ko ba siya ibebenta, kung magkano yung puhunan ko, at saka kung magkano yung tutubuin ko. So may tanong lang ako, sino-sino sa inyo yung meron ng mga ganitong item sa kanilang sari-sari store? Comment below with your location. Ayan. So wag na nga nating patagalin, ipapakita ko na nga sa inyo kung ano-ano ba yung mga items na tinutukoy ko. So, meron tayong mga disposable face mask. Ayan, ilalagay natin siya mamaya sa box. Tapos, meron din tayong mga face shield. Ayan. Tapos, meron din tayong mga spray bottles. So, yan. So, but before that, mag-aalkohol lang muna kami ng kamay. Kasi nakapaghugas na kami ng kamay. Kailangan malinis kasi, syempre. Para makasigurado tayo. Tapos, yung aming lamesa, ito, dinisinfect ko na rin siya kanina para secured tayo na wala talagang germs or something, diba? Ito yung gamit naming alcohol. So, yan. Magsisimula muna tayo dito sa mga face shield kasi marami-rami siya. By the way, ang puhunan ko dito sa face shield ay 80 pieces siya. Ididivide natin sa puhunan ko na 545. Ang per piece niya is 6.81 lang. Tapos pwede ko siyang ibenta for only 10 pesos each. Yun. Ayan, ayusin muna natin itong mga box. So 10 pesos each, i-times natin sa 80 pieces. Makakabenta tayo ng 800 pesos. Ngayon, yung 800 pesos natin, ima-minus naman natin dun sa puhunan natin na 545. Ang tutubuin natin ay 255 pesos. Yun, malaki-laki na rin. Kaya naisipan naming idagdag to na pagkakakitaan dito sa aming sari-sari store. Ano maglagay dun sa amin? Ako na mag-aayos nito. Ah, sige, ikaw na. Hindi ako marunong yun. So, yan. Dito daw tayo siya mag-aayos ng... box. Again, yung mga details, ilalagay na lang namin dito sa gilid ng screen nyo para hindi kayo malito. Kung in case na hindi nyo man marinig yung sinabi ko or hindi nyo man maabutan kung nasa may Premiere kayo, di ba? Ganito siya. Ayan. Ay, maganda, natutusok siya. Mahigpit. Binilang ko na to kanina, dinouble check ko, tapos okay naman. Kumpleto naman siya lahat.
naman is itong mga spray bottles na 60 ml. Ganito yung itsura niya. Yan, ganyan yung itsura niya. Tapos meron siyang pangsabit or yung ano bang tawag dito? Clip. Clip hook. O kung ano man yung ano, kawit ni kamatayan, gano'n. Ano ba? Basta yan, yung may hook na ganyan. 30 pieces yung binili kong ganito. 60 ml siya. Tapos ang puhunan namin ay 385 pesos for 30 pieces na siya lahat. Tapos yung kada isang piraso, ang puhunan niya 12.83 pesos. Then, bala ko siyang ibenta for only 15 pesos. So, ngayon, 15 pesos times 30 pieces, meron tayong kikitain na 450 pesos. Ngayon, imaminus natin siya dun sa puhunan natin na 385 equals 65 pesos yung magiging tubo natin dito sa mga spray bottles. Umorder ako nito kasi sa palagay ko, meron ding bibili kasi nga, yun nga, magkakasama sila, mga ano sila, mga teammates sila, kumbaga. Binilang ko na to, sakto naman siya ng 30 pieces, but meron siyang sobrang 2 pieces, kaya lang yung sobra niya, wala siyang cup. So, bali, ang gagawin na lang siguro namin dito is panggamit na lang namin yung dalawang free. Lalagay namin siya ngayon dito sa, ano ba to? Plastic. Yan, para hindi maalikabukan. Ikaw, ano bang gagawin mo? Mag-abot sa akin. So, yan, ganyan lang siya. Para lang hindi siya maalikabukan. Tapos ito, ayusin din namin yan mamaya. Para mabilis siyang maubos, sinadya namin na medyo mababa yung tubo namin sa kanya or mababa namin siya ibebenta para mabilis nga siyang maubos. Lahat at ito na siya lahat. Balik muna namin siya dito sa kanyang Ziploc bag. Habang iniisip namin kung paano, kung saan namin siya ilalagay at kung paano yan isasabit ba or what. Ano gagawin namin diyan? So, next naman ay itong mga face mask. Ayan, ilalagay namin siya sa box tapos maglalagay din kami for retail. Ang puhunan namin nito, by the way, 50 pieces to ah. Ang puhunan namin dito sa 10 box ay 410 pesos. So, bali 41 pesos per box siya. And then, pwede namin siyang ibenta ng 2 pesos each. Ayan. So, kung 2 pesos each to, tapos dos namin siya ibebenta, bali 100 pesos yung magiging total niya or yung kalalabasan niya. Tapos, imaminus natin yung puhunan natin na 41 pesos. So, ang magiging tubo natin, pagka ni-retail namin to ay 59 pesos. Then, pagka naman per box, naisipan ko na ibenta na lang siya for 50 pesos. Kasi may tubo pa rin naman ako doon. 50 pesos, i-minus natin yung 41, so merong 9 pesos na tubo. Okay na yun sa akin para mabilis siyang maubos. So, yan. Ito na bahala sa mga box.
At bala ko naman siyang ilagay sa ganito ulit na plastic. Ayan. Oh, 50. Ganito yung itsura niya. Oh, yan. Ganyan siya. Sa mga magtatanong kung saan ko to nakuha, sa Shopee, marami. Mag-scroll-scroll lang kayo doon. Marami kayong makikita sa Shopee or sa Lazada. Basta yung bibilan nyo, siguraduhin nyo na yung ano siya, yung legit na seller talaga at saka ano, hindi scam, hindi scammer, ganun. Tapos, dapat quality rin yung tinitinda niya. Tulad nito, wala kami mga naging problema dito sa mga in-order ko. Kasi nga, wala mga damage. So, yan, gagawin ko siyang 5 piraso, bali, 10 piso, para hindi na ano, para hindi hassle, pagka, ano, ang bang tawag dito? Pagka maraming bumibili, tapos merong bibili ng ganito, hindi na kami magpapasalin-salin pa, diba? Iripak na lang din namin. Yan, mamaya ko na siya ibubuhol dahil mahirap magbuhol. Naka-plastic ang aking kamay. Saan ba yung sealer? Pwede rin. Sealer na lang natin. Ikaw na lang mag-sealer, no? Para secured talaga. So, yan. O, diba, social, naka-sealer pa. Sinil pa talaga para safe na safe at walang papasok na alikabok.
tapos na nga namin lahat, i-repack at ipack tong mga ipack tong hindi impacto, magkaiba yun. Ipack tong hindi impacto, ipack itong ayan, ipack itong mga dagdag pagkakakitaan dito sa ating sari-sari store. Hindi impacto ha, baka mali kayo nung dinig. Bingi na yan, huwag niyong pakinggan yan. So, yun, aayusin na namin siya sa labas at dito na namin tatapusin yung video namin for today. Hopefully, nagustuhan nyo yung aming vlog for today at again, kung sino man sa inyo yung meron ng mga ganitong item sa kanilang sari-sari store, comment below with your locations kung taga saan kayo yan. Kung meron kayong mga tindang ganito, mag-comment kayo dyan. At kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to give this a thumbs up. Paki-like po, ayan. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, make sure to subscribe. Hit the notification bell and click all para lagi kayong manonotified pagka meron kaming bagong uploads. Yun lang, maraming salamat! Bye-bye!